Okay, so pag napunta kayo dito, dito sa Autodesk student account creation natin, binigay ko naman na yung link. So you can do so is copy nyo yun and then send nyo or click nyo lang yun. And then magpa-prompt sa inyo itong page na to. And what you can do is get started dyan. Okay, and then tatanungin niya kung anong educational role ninyo. Of course, student pa rin lang kayo. Student pa rin yung gamitin natin. Okay, yung date of birth, bahala na lang muna, lagay na lang muna natin kung ano dyan. 2005, yan, ilagay na lang natin yan. And then, sasampulan natin ang isang student, okay. Kasi hindi ako maka gagawa nito kung wala akong account galing sa MS Teams natin. Okay. Ngita. Okay. So, yan. Tapos, yung email niya, so, yan yung email address niya. Confirm natin yan. And then, ilagay natin yung kanyang password. Okay, tapos click natin yung agree to the Autodesk terms. Yan. And then, create account. Okay, so after that, kailangan kong pumunta doon sa email address niya. Kailangan kong mag-login sa email address niya para ma-verify ko yung kanyang email. So, pupunta ako doon ngayon. Add lang ako ng guest. Mag-sign in ako. And then, i-login ko yung kanyang Gmail account. Okay? Yan. And then, yung password niya. Okay, next. Okay. Next. Okay. Huwag na natin tignan yan. Skip natin yan. Punta tayo agad sa Gmail niya. Dito sa Gmail na to, meron na siyang itong verify your Autodesk account. Okay? Sa verified Autodesk account, i-verify mo lang yung email mo dyan. Pupunta ka ulit doon sa email na sign in page ng ating Autodesk account na to. Ngayon, i-login mo ulit yung email address na nilagay sa Autodesk. Okay. Next. And then yung password niya is yan. Sign in natin yan. And then verify na yung ating account. Okay. Click lang natin yung done na yan. I-redirect kayo dun sa ditong page na to, auto this page na to. And then, i-click nyo to, shop all products. Okay. So, meron na kayo dyan. Eto. Okay. So, meron pa rin, ano yan, meron pa rin presyo yan. Pero, kailangan yung pumunta doon sa balik kayo doon sa Autodesk. Okay. I-close natin yan. And then, nawawala yung nandito.
kailangan ko siyang i-restart. This student, ito na lang. Ito this student. And then education, ito this student education. Punta kayo dito or dito. So balik tayo doon. Okay. So ang gawin nyo pag nagkaka-error na ganun, balik ulit kayo doon sa Autodesk Student, tapos click nyo to, etong link na to. Yeah, mapupunta ulit kayo dito. And then eto, i-click nyo to, get educational access. Pag click niyan, meron na ulit agad yung ano ninyo dito. Yung magbabago siya, hindi na siya kagaya ng kanina kasi nakapag-register na kayo kanina. Here, okay naman na 1 year yung subscription niya. And then yung educational role, palitan ulit natin ng student. Ito birth, yung sinabi ko kanina na ano ba yun, January 5 yata yun, 01 05 2005 yata. Ay, nilagay ko kung tadaan nyo yung ano, school address mo will be Philippines. Yan. And then yung address natin is San Vicente, tapos yung syudad natin Ordaneta, 24 2428 yung ating postal code. And then this one is university name of educational institution, Gasinan. Ito, meron tayo dito, Pangasinan State University Ordaneta. Yan. School website, kahit hindi na yan, or pwede pa rin i-download nyo yung PSU na PSU na website. Ito, itong email na to. Okay, copy nyo yan and then ilagay natin dito. Yan. And then enrollment date, so titingnan ko yung kanyang registration dito. So yung enrollment date niya is wala akong makita, pero ilagay na lang natin na August 24. Ito na lang. And then graduation date niya, bahal na kayo kung ano nilalagay niyo yan, kung hanggang kailan pwede pa rin. So lagay natin 20 hanggang 2029, pwede pa rin yan. And then January 1, okay lang din. Okay? Para mas matagal yung inyong ano, pwede pa rin ninyong i-renew anang renew yung ating Autodesk account. And then click nyo tong confirm dito. Yan, you are confirmed. Get Autodesk software. So, confirm na siya. So, click nyo tong get Autodesk software and then pwede ka nang get product na to. So, pwede ka nang mag-install. Okay? Ganun lang. Okay, pag gusto mo siyang i-download, pwede mo siyang i-download, pwede mo rin siyang i-install kung malakas-lakas yung internet mo. Pero kung medyo mahina-hina, i-download mo na lang muna and then you install later on. So, maraming mga pwedeng i-download dyan. Revit, pwede din. Fusion 360 to, ginagamit ko rin yan. And yung 3D Max, ginagamit din natin yan. Okay, and all others na pwede nyo gamitin. Pero hindi nyo magagamit lahat yan. So, for now, yun muna yung i-download ninyo. So, ganun siya. May download. So, kung nagkaka-problema kayo, just let me know dun sa ganito. So, dun sa sinample natin, pwede na niyang i-download yung kanyang mga files na to. Okay? So, ganyan ang mag download ng ating student account. Okay? Thank you. Hanggang dito na lang.